mulai. Oh, nga. Guys, tikman natin. Kinakita ko. Sa mainit hot spring resort, guys, hindi tayo maliligo, ha? Dahil mainit yun. Bata tayo mapaso, mainit pa ang panahon. Kaya hindi talaga tayo maliligo. Malapit lang kasi doon yung pupuntahan natin. Guys, nasa Tayabas Bypass Road na tayo. Ito na pala, guys. Narito na pa yung may-ari. Ari ng farm. Ah, farm. Farm ba o? Farm nga. Stainless Bee Farm. Bakit tayo doon nasa taas? Magandang investment to. Andito na tayo. Wow, ang dami naman din. Yes, andito na tayo. Mayana. Na nag-harvest. So, nabayaran niya yung mga boxes niya. Pero sa totoo lang po natuwa siya. Kasi sa 10 box, 11 po yun. Pero yung kanyang box pa dito ay 45. Nadala niya na yung lima. So yung 45 na nat day, nag-harvest siya. Sa, meron siya pong dalang malaking timba. As in, mas malaki po doon sa timba namin yung green na yun. Mas malaki pa doon? Mas malaki pa doon. Dala-dala niya. 11 box lang po. Puno. Yung, opo. Kaya sir, meron akong picture dito. Kasi sa totoo lang, kahit akong nag-aalaga niya, di ko po binubuksan yung mga kahon. Nung may daladaral, napilitan akong buksan. 11 lang po. Tapos ngayon, ang ginawa niya, nagbili pa siya ng, nagpadagdag pa siya ng 10. Kasi talaga sa totoo lang po, walang ano, yung base, hindi naman niya alagain. Pero nakakapag-produce po talaga ng maraming hali. Actually, kaya lang din ako na ano yan. Kasi gamot sa ano ko eh. Pagka may ubo ko, yung... Iinom lang, nabili lang ako siya. Kung saan ako, minsan sa lipa. Stainless yung pinaka-healthy. Yun nga daw. Saka sir, isa pa. Ako ha, hindi naman po sa pag-ano sa ibang beekeeper. Ang Millipera po at Laiwan, pinapakain nila yan. Yun nga, kasi so, nung lahat kasi ng klase, binili ko. Bumili ako ng tigit-tigit isang bote. Nung ano may natirang nagbuubo siya na asukal ba? Sa ilalim. Oo. Sir, sa totoo lang, nakakaawa naman yung makakabili. Halimbawa, diabetic. Oo. Ay, yun nga pinagtatalunan sa beekeeping.
kung yun daw honey ang napupurugis yung hadatak na rin, ito ay dadalawa. Pero pwede kaya yan sa akin, mataas ang sugar ko? Ito po ay yung, sa totoo lang, pagka ibibili ng honey, ito ay dadalawang bote. Pagbibili po kayo ng honey, na kung gusto niyo na hindi inalagaan yung bees, pukyutan po. Pero sa pukyutan, make sure lang po na yung mabibili ninyo, hindi din inaluan ng asukal at ng tubig. So meron po kasing iba, ito po yung sweet honey. Ito yung sa pukyutan. So ito po mas advisable kasi ito galing sa wild. Hindi po ito nahalagaan compare po sa laywat at saka sa milipera. So ito po ay matamis lang. Ito po ay kadadala, may nagdala lang sa akin. E di dalawa lang yung nakuha kong honey. So actually po, yun po talaga yung pure. Yun po yung pure na honey. Ito po kasi ay honey with pollen. Ngayon, kaya lang, mahirap namang nikman natin po yung pagkakaiba ng dalawa. Ito sir, talaga 100% pure ng wild. Wild, sige, bawasan na po natin. Sa punong-puno eh. Talagang pinagkasya ko na po dito. Punong-puno. Sige po, kayo na po ang pumuha. So ito po yung Ibang ang lasa ng ano? Basta po pure na ano yung sa pukyutan. Ibang anong lasa niya. Pero parang nalalalasa mo pa yung ano ng saray. Po. Kasi yung po mga bees na yan, bago sila makaproduce ng ganitong honey, napakaliit po. Bago makarami. No? Harap. So ngayon, tikman naman po natin ito. Parang mayroon pa akong isang honey dun sa loob na ganito. Pinsan ko. Sabi ko, ayoko nung honey na nasa timba, na wala yung ano. Gusto ko ako yung mag... May saray. Oo, na, may saray. Saray. Kaso, ay din nga. Dadalwa naman ang nakuha ko. Tapos ito naman. Ha? Ay, wala na. Eh, yan yung ano, tanim ito. Ito naman po yun. Okay na. Tigil na. Dito po ay pre ang honey. Andre yung isang pila. Opo. Sarap. I-prepare ko na po itong isa. Pero ito po, hindi ko i-prepare. Masim-asim. Kung kukuha po kayo, dalawa na po bang ano, bibigyan ko na rin kayo ng isang peral. If ever, yung peral, wala na bayad. Ay di, para if ever man, na kung gusto nyo mag-trial. Pero, kapatid do, actually, pwede ka bumili dito. Ano po, pwede nyo gawin sir, meron po ba kayong box? Kasi, wala pa. Meron akong box dito. Yung peral, pre, kasi ang box ay, pag ano po ba kayo, practice. Yung peral to ba? Kasi may bigay yung box. Kasi may pinapagawa din namin, kinukuha yung kahoy. Ito mga ako ng isang box na sample. Hindi kaya bawal to sa akin? Konti lang po. Pero ano po ba kayo? Diabetic? Mataas ano? Yung dergo. pag diabetic po, gamot po yan. Itong opo. Marami po siyang health benefits eh. Ipapasa na lang po namin sa inyo. Basta po yung beast ay hindi po pinakain ng ano, sugar ba? Ganda naman. Yan po. Kukuha ko na kayo para kayo mga pag-sample po. At ito po ay antioxidant. Tapos marami po siyang health benefits din. Search niyo po ay Blue Ternate o Blue Ternate. Sa akin ng Bulaklak. Kaya pag po ako may bisita, pag umaga silang dumato. So marami, antioxidant din po ito. So gagawin niyo lang sir, ibabad niyo lang dun sa tubig. Pag kumulo na, di makukuha niyo yung may bulaklak na. Pwede nyo pong alisin na yung bulaklak, tapos yung pong ano kasi niya, halo sa tubig. Tapos ilalagay nyo na lang, sir, yung honey. Kasi magiging may flavor na siya. Opo. So, ang mangyayari nga po, ito ay tea. So, marami po namang uri ng tea. Pero ang ginagawa pong nung iba, ng mga health conscious, ay ang instead po na sugar, ay honey na lang. Kaso kakaiba nga po ang honey ng Sting Gatsby kasi meron siyang asin. So, ito po yung box. Meron pa itong takip. So, ayan, ganyan sir. Paano ba? Ano yan? So, mamaya po magsasample ako ng demo kung paano. Kasi, pag binuksan ko po kasi ito, ay ano? Magbawala na. Magbawala. So, ngayon nga may pahapon na. Ito po kasi isang observation ko. Yung sa morning, nabubuksan mo sila. Aggressive yan. Magagil mo lang ng konti. Sa morning? O, sa morning. Tsaka po yung pag ganito po. Sa asar, kung gusto nyo talaga, halimbawa, yung kwento nga po ng tita na ano, gusto nyo mag-alaban ng bees, ako ay nagtuturo dito ng pre. Walang bahay talaga, basta magdalala kayo ng pagkain dito po ay ako yung kubo lang. Ang bahay ko po ay dun sa baba. So, kung halimbawa po kayo talaga mag-alaga, maganda sir nga, matutunan nyo kung paano mag-transfer. Actual sir, kasi kung magbe-base lang kayo sa internet, sa mga Zoom, iba po kasi yung puro ideas.
business. Maganda sir, makatulong ninyo ng aktual. Tsaka sir, sa totoo lang, yung sabi ko nga po, una, sa bispo, ay wala tayong pakain. May nakain. Naglipara na. Walang tanda. Ano, nakadikit lang yung ano. Ito po ay ano, kagaya lang nung nilagay namin, wala po siyang ano. Basta lang nakalagay. Basta pinatong lang, pero pag natagal na, sila po yung nagdidikit. So propolis pa lang din po ang laman nito, wala pa siyang honey. Pero, binubuo pa lang po nila eh. Hindi man natin ang hanggat yan, no? Nandun sa loob. Yan, sir, yung logo. So makita nyo, wala pa siyang honey dito sa second layer. So hanap po tayo ng merong honey. Pero ito po ay buhay na. Itong colony na to. Kahapon lang kinuwento. Sir, merong honey yeah. Pero konti pa lang. Alin dyan ang honey? Yung bilog-bilog? Opo. Ay, kama ako ng kutsara. Yun po yung honey niya. So, pag po ito tumagal na, abot na po dito sa ibabaw. Ibabaw yung honey. So, baka po kayo ay dikitan. So, ganyan po yung loob niya. So, try po natin kumuha ng konting honey. Pero pipili pa ho tayo. Baka mas, merong mas marami. Sa buhok po natin kayo, no? Sa buhok nga po. Kaya po ako'y nagsusuot pa rin ng ganito. Sir, oh, kapag... Walang kutsara! Yun, oh. Yun po yung kanyang pollen. Ang honey po ay ito. Yung... Kita niyo sir, tama sir. Pag kung ito'y kutsara, ginanyan niyo. Yun, sir, oh. Oo, yan, oh. Yun po, tumutulo po yung kanyang honey. Okay? Saka ibang hugis, no? Opo. Parang mas malalaki ang pollen, ano? Opo, ang pollen, sir. Talaga, tandaan nyo yung pwede. Kulay dilaw. Oo, dilaw. Yung isa naman ay liquid. Liquid. Yun, oo. Nakita ko na. Kita niya pa. Tapos yung side, yung pollen, yung dilaw. Pollen. So, kaya lang, pag kinuha mo yan, sama-sama na, no? Opo. Pwede naman, sir, ito. Hati, basta, pag kukuha po kayo, huwag yung paganyan. Kasi na yung ilalim niya, naroon po yung itlog. So, ingatan nyo, sir, ay huwag matuluan ng honey yung kanyang itlog. Paano po, ha? Kung nyari po, nakaganyan. Kung yung honey po, ito po ay liquid. Uh-oh. So, paganyan lang po, i-press nyo na lang. Hawak-hawak yung box. Opo. Para nakaganyan, sir, o kaya nakapatong. Pinatutulo lang po yan, eh. Mm-hmm. Pero kung gusto nyo naman, kumuha po kayo na yung kutsilyo na matulis. Uh-oh. I-slice nyo lang po ang mga baybay yung gilid. Uh-oh. Tapos, tuklabin po ninyo itong second layer. Uh-oh. So yung pinakita ko sa inyo sir, mamaya po yung sa cellphone. Uh-oh. Yung makikita nyo, ito lang ang makikita nyo pag inangat nyo ito, di maalis po ito. Nakaangat lang yung may honey at saka yung pollen. Nabuo. Ibig sabihin wala ang gitna? Wala yung gitna? Wala pong gitna. Kasi yun nga po yung, ang gitna po nasa ibabaw. Nasa ibabaw na. Actually sir, ito, pwede mo na siyang patungan ng third layer. Pero kung pwede, gusto mo nang mag-harvest, pwede ka nang mag-harvest dito. Ay sir. Ito sir. Yan. Pwede na kayo sir mag-harvest dito. Yan po. Labang tanambero, wala. Ang sukatan po ng strong colony ay hindi po yung entrance. So, una pag mabigatin niya sir. So, mamayang gabi po, pwede na kayong kumuha dito ng honey. Yan sir, oh, more on honey to, konti ang pollen. Okay po. Lahat ng ibabaw, no? Ang ititira lang yung ilalim. Bigyan mo nga ako ng isang plywood. Palitan ko ito. Sira na? Hindi po. Tikman niya yung magiging honey dito. May honey na siya? Yung pong nasa ibabaw. Sige, takbo. Masunod mo dyan yung bilo. Tikman po siya. Saan ba yung tinidor na kanina? Ha? Tinidor? Ayan, pwede po kamay niyo na lang. Yan po yung honey. Ito yung ano. Naman niya po. Tingnan mo yung liquid, no? Natulog! Nap! Nag-vlog na sila. Ako din. May sarili ka naman pwede ka na mag-vlog. Vlog mo yung...
Ito eh. Ano? Ito? Oo nga. Guys, tikman natin. Kinagat ako. Ito. Palap. Wow, sarap. Ito pala. Guys, tap. Ganun pala itsura niya, no? Pwede niya pong kutsarahin niyo lang. Oh. So, yung mga nandoon, pwede niyo na pong kunin mamayang gabi. Basta make sure lang po na nakatagili din. Kasi hindi po ba nakaganon siya? Yung honey niya nandito, yung itlog niya na doon sa ilalim. Ay, dapat po matutuluan. Opo. So, kaya dapat yung iba nakita niyo mga nag-harvest na sa video, mga nakaganon. Pinipress lang. Pinapatulo lang. Pero pwede nyo lang po kung alisin kahit nga po kutsara. Isang ganun, yung po yung madaling malis. Para lang po yung bubble gum. Pero yung isa sana yun, konti lang, tingnan nyo. Ang daming makakapalamunahan. Wala naman masyadong honey. Pero tingnan nyo yung sari yun, halos puno na ng honey. Pero kukunti ang harapan, kukunti ang ano. Kukunti ang propolis, yung kanyang main entrance. Yung main entrance. Guys, maganda rito. Manta ka na lang ng I am fallen. Fallen. Ito mong doob. Yan saray ganong peral, oh. Mm-hmm. Pinaliliit. Kukunin mo lang yung halos yung gitna. Pero sir, hindi lahat nasa gitna, ha? Minsan nasa may tabi. Kaya sir, yung pagtaga nyo nung peral, make sure na hindi nyo pumataga ba yung ano, yung itlog niya, yung brood. Pag po nataga, kasi kaya nga po dahan-dahan lang yung pagkano nyo ng balat niya. Kasi malambot po yun eh. Baka isang ganun mo, yung brood na pala yung inaano. Tinamaan. Opo. So yun naman sir, ano lang para meron kayong practice. Mm-hmm. Ito sir yung ano, yung maliit lang. Yung makukuha sa peral. Ito mga 1 week pa lang sir. Sige sir, dyan nakititigitan po kayo. Tingnan natin kung ano ang development. 1 week na yan. Mga 1 week pa lang po ito. Oh, dikit na agad. Oh. Yan sir. Galing ano? Yan yung brood. Mm-hmm. Yung mga na maliliit na yan. Opo. Pero, nag-produce na rin sila ng pollen. Nung nilagay ko po ito, mga 1 week, wala pa po ito. Wala pa yung gilid. Sila na po ang naglagay. Okay? Bilis kaya, kaya po ito, pwede ko nang patungan. Patungan ng second layer. So, hindi ko na po ito kagalawin. Kaya ako nung nakaganito. So, ayan. So, titingnan ko po siguro mga isang 1 or 2 weeks. Kahit 2 weeks. Yung pong mga bye-bye side, magkakaroon na rin ng honey. Salamat po! Guys, pauwi na po tayo. Matatapos na natin pumunta doon sa bee farm. Nakita yun naman po ang bait-bait ng may-ari ng bee farm na si Sir Alan. Dati po siyang teacher. Nag full time na siya. Nag-aalaga ng mga bees. Nag-resign na siya sa pagka-teacher. Kito naman po, napakabait niya. Ang dami namin mga pre-bees. Nagbigay siya ng halaman, nagbigay siya ng buko, nagbigay siya ng honeybee talaga. May bumili kami, tapos may free pa. Tapos may binigay pa siyang aalagain pang honeybee. Si Ben. Pero may napakabait ni Sir Alan. Guys, pauwi na tayo. Yan guys, hapon na. Inaabot na tayo ng hapon. Pero okay lang, success naman ang lakad natin ngayong araw.